Blessed morning po sa ating lahat. Good morning po. Good morning po. Yes. Morning po. Morning. Good morning. Good morning. Praise the Lord po. Magbatian po muna tayo ngayong umaga bago po tayo umawit. Umawit po tayo ng pagsamba na nagbabatian sa bawat isa. Sabihin po natin, I'm glad you are here. Pwede I'm, po, glad, you I'm are glad you are here. Nag-aawitan. Ayan po. Palakpakan po natin ang Panginoon. I'm glad you are. Nakakapagmahal po tayo sa ating kapwa because God first loved us. Yun po yung sabi ng salita ng Panginoon. We love because He loved us first. Yan po. Bago po tayo patuloy na umawit, basahin ko lang po yung Lamentations chapter 3 verses 21 to 25. Ang sabi po ni Jeremiah, yet I call this to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Verse 24 to 25 po. I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. The Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. So let us seek the Lord and His unfailing love, His great faithfulness po this morning. Pwede po bang palakpakan po natin ang Panginoon? Those who seek Him, clap for His glory. Hallelujah. And let's just worship the Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning.
sa bawat mukha ka. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Bago noon, ngayon, at kailanman. Ang inyo pong katapatan, Panginoon, ay matapat. Lord, great is your faithfulness. We will hope in you, Lord. We will put our trust in you. We will seek you and will hope in you, Panginoon. Because you have been faithful from generation to generation. Subok ka na pong matapat, Panginoon, sa aming mga buhay, sa bawat araw na mamalas po namin iyon. Salamat po. Hindi ka po nagbabago noon, ngayon, at kailanman. Napakabuti mo, Panginoon. Kaya po ngayong umagang ito, hayaan niyo po na limilimiin po namin ang inyong pong katapatan, ang inyong pong kabutihan, O Diyos. Habang kami po ay nagbubulay-bulay ng inyong mga salita. O Diyos, kung meron ka pong makikitang karumihan kasalanan na maaari po maging hadlang upang maranasan ka po namin ang sukdulan ngayong umaga, patawarin niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng tamang puso. Bigyan niyo po kami ng bukas na kaisipan, bukas na puso upang ma-receive, Panginoon, ang inyong mga salita. O Diyos, at ang inyong kapahayagan, Panginoon, your fresh revelation today, your rhema word today, Lord, the fruit of our souls and spirit, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po ang inyong salita at pagpalain niyo rin po ang aming mga pusong makaka-receive ng inyong mga salita ngayong umagang ito. Pagpalain niyo rin po ang inyong pong tagapagpahayag, Panginoon, at ang inyong pong, Lord, mga anak na pakikinggan ang inyo pong mga salita, ay pagpalain po ninyo. Salamat po ng marami. We love you, Lord Jesus. We love you, God of Father. We love you, precious Lord Holy Spirit. This is our prayer in Jesus' name. Amen. 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 God. Amen. Amen. Good morning po uli, mga ka-DM family. Good morning, Brother Marlo. First day of the week again. Good morning, Brother Marlo. Sa bawat isa. Good morning, Sir John. Di ba po Sabado, pero any time of the day, basta po tayo magkakasama sa pagpupuri sa ating Panginoon.
And ang sarap pong magpuri, ang sarap pong manalangin. And higit sa lahat, masarap din pong mag-aral ng kanyang salita. One thing na isa pa rin pong masarap ay mabago. Mabago yung pong ating ugali, ang ating pananaw. And we know and we believe po na hindi lamang po tayo nakikinig ng salita ng Diyos just to gain knowledge. Pero meron po tayong goals. Kumbaga, uso po kasi ngayon yung mga hashtag goals. So, ngayon pong morning, ito po yung ating, meron po akong hashtag na ibibigay sa inyo. This is what you call hashtag attitude goals. Yan, attitude. Yan, or yung tinatawag na be attitudes. Ano po yan eh? Yung pagkatinignan niyo po yung word be attitudes, yan yung mga dapat attitude na meron tayo. Yan po yung ginagawa ng isang ginagawa ng salita ng Diyos. Yun pong mga ugali, yun pong mga asal na dapat po ay tama sa isang Kristiyano, ay yan po yung tinutulo ng salita ng Diyos. Gusto ko pong i-imagine natin na first time po nating maririnig si Jesus na nagpipreach po ng salita ng Diyos. Ito po yung actual na scenario. Actually po, mga ka-DMPad family, this is, pagkatinignan niyo po yung Matthew chapter 5, mamaya po babasahin natin. Isa po sa pinakaunang preaching ni Jesus, unang-unang tinuro po niya ay ito pong be attitudes. Ito yung mga first series of topics na itinuro po ng Panginoon. At ito po yung ating pag-aaralan po. Siguro po, every time po na makakasama niyo po kami, mag-concentrate po tayo dito po sa be attitudes. Dahil naniniwala po tayo na we are a work in progress, yun pong mga ugali natin, ang sarap pong turuan ng atin pong mahal na Panginoong Jesus. Kaya po makinig po tayo doon po sa unang preaching po niya. Ako po, excited po ako doon sa unang topic niya. Ngayon, let's read po yun pong nandiyan ba Ate Joanne yung Matthew chapter 5 verse 1 to 3. Ayan. Ang sabi po sa Matthew chapter 5 verse 1 to 3, "Now when Jesus saw the crowds, He went up on the mountainside and sat down. His disciples came to Him, and He began to teach them." Ito po, kita niyo po yung scenario. Nasa mountainside si Jesus, tapos nakita po niya large crowds. Talaga pong He was delighted and celebrated as one of the greatest teachers. Nag-uumpisa pa lang po siya niya ng ministeryo niyan. Pero dahil po, meron na po siya mga ginawang mga miracles, nabalitaan na po nila dyan yung wedding at Cana. Kaya excited po silang marinig sa mga unang turo ni Jesus. Ngayon po, ito po yung una niyang sinabi. Sa verse 3, He said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Ulitin ko po uli. "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." So this is our topic this morning, the poor in spirit, the desperately God-dependent life. The poor in spirit, the desperately God-dependent life. Opo. Hindi sila sama yun. Bayad po. Okay, ako. Huwag man nagko-commute po yata. Bayad po. Dalawang district yan. Bayad po. Hirap pa naman sumakay. Sige po. Okay, sige po. Medyo ano lang po. Nakakaya. Sige, tuloy lang po tayo. So this is our topic this morning, the poor in spirit, the desperately God-needed life, dependent life. May kita niyo po sa ating sa ating slide, at first, parang sabi, no, unang topic ni Jesus, pero may connotation na poor eh. Bakit kaya poor? So ito po yung pag-aaralan natin this morning.
Pero bago po tayo, baga kailangan, dalawa po kasing topic yan eh, yung pagiging poor, and then yun pong ano yung poor in spirit. And knowing po, nung po mga time na yon, ang kausap po ni Jesus mostly po ay yung mga marginalized sa society. Yun pong madalas na, of course, ang pinaka mataas na gobyerno po nun ay yung pong Romans, yung pong mga Romano. And yun pong mga Hudyo, sila po yung kanilang mga constituents. Pero ang gusto ko pong punahin natin dito, tatakpuin natin ngayong umaga, ano po ba yung ibig talagang sabihin ng God-dependent life? Yung talagang maging desperado ka sa paghanap mo sa ating Panginoon. Sige po, next slide, Ate Joanne. Tingnan po natin yung next slide. Understanding poverty, or yung tinatawag po natin na pagiging mahirap. Poverty is hunger, sabi raw po, poverty is lack of shelter, poverty is being sick and not able to see a doctor, poverty is not having access to school, not knowing how to read, poverty is not having a job, is the fear of future, living one day at a time, poverty is losing a child to illness brought by unclean water, poverty is powerlessness, lack of representation and freedom. Sa Pilipinas po, ngayon po, ang populasyon po natin ngayon ay 110 million. And yet, ang mga nasa poverty line o yung mga mahihirap po ay 23.1 million Filipinos going hungry every day. Napakalaki po ng ang laki pa rin po ng datos po. In fact po, meron pong isang kwento si Luisito na siya po ay galing po sa isang homeless family. Siya po ay gutom na natutulog lamang po sila sa tabi ng dagat. Doon po, kung makikita po ninyo, may mga dagat po na may mga sako. Yun lang po yung ginagawa nilang unan. Yung pong tatay niya ay simpleng mangingisda. Yun nga lang po, yun pong dagat, simula nung pinayagan na mag-fish na po yung mga international companies, nawalan din ng trabaho ang tatay ni Luisito. Kaya they ended up po nangangalakal, kumukuha ng pagkain sa basurahan. Makikita po ninyo, ito po yung mga usual image pagka sinabi po nating poor. Sige ate, next slide lang po. Let's go through the pictures. Yan. Baga hindi, ayaw natin ng ganitong site. Sige, teka, balik muna. Yan, stop muna tayo dyan. Actually po, may dalawa daw pong, doon po sa binasa natin, balik po, sige po, i-stay niya lang po yung PowerPoint dyan. Kung kanina po, sabi ko, ang unang word na sinabi ni Jesus, blessed are the poor in spirit. Yun pong poor doon, merong dalawang connotation, mga ka-DMPAD family. Number one is yung kind of poor, doon sa dinidescribe sa Greek, kind of poor na maipoprovide pa niya. He who is able to provide or has the ability to sustain yung kanilang basic needs. So kahit papano, mahirap ka pero may minimum or medyo low minimum job ka, may trabaho ka, nakakakain ka 3 times a day, and then kahit papano napapag-aral mo sa public school yung mga anak mo. Yun yung isang kind of poor dun sa context ng Greek. Pero yung tinutukoy ni Jesus na kind of poor, ang sabi po dito, when Jesus referring to poor doon po sa context na binasa natin, the second Greek word refers to the poor who is so unable even to provide what is needed to survive. They have no job, no car, no paycheck. This is the type of poor that is so destitute. Pag sinabing destitute, mahirap na sa mahirap. That only sustain their lives by begging. Kumbaga po, they are homeless. Ang sole possession po nila ay yung talagang damit lang po nila. Yun po yung poor. Yan, tingnan po natin yung next slide.
Kapag yan po yung somehow parang ganyan yung dinidescribe na ni Jesus sa context ng poor. Na kita niyo po sila medyo may pagka-malnourished na. Masakit po makakita ng ganyan. Sa talaga pong ang umaga nakaasa na lang sila dun sa kanilang dun sa hinihingan nila ng tulong. Now the question is why? Bakit ang analogy ng Panginoon poor in spirit? Pero meron dun mga ka-DM pa din, poor in spirit. Maaring hindi pala ito physical na poverty. Ngayon, we go to the next slide po. The cost of being poor. So pag-aralan po natin. The cost of being poor, number one, being poor is in spirit is to abandon any inner thoughts of self-sufficiency. Kapag sinasabi ng ating Panginoon na blessed are the poor in spirit, it means to abandon any inner thoughts of self-sufficiency. Meaning po, hindi po tayo kailanman naasa sa ating sariling lakas. Nakikita naman po natin kanina yung ano, yung picture kanina, halos nakatingin na lang siya, nakaasa siya dun sa ibibigay na maglilimos sa kanya. May kinalaman po ito sa ating pride. Kasi po, to be poor in the spirit is to pour contempt on all pride because the door of the kingdom is small and only those who can get low can enter it. He has to give up self-importance, self-reliance, and self-sufficiency. Lalo na po pagkausapin po ng kahirapan, kaya nga po tayo nagsisikap para hindi tayo maging mahirap. Kaya nga po tayo nagsisikhay sa pag-aaral. Ang ating mga anak, sinisikap po nating mapagtapos sa magandang eskwelahan para hindi po nila danasin yung hirap. Well, that's good. Pero pagdating po sa spiritual na bagay, ito po yung kabaliktaran. Gaya po ngayon, nakikinig po tayo ng salita ng Diyos. Kanina po, even po sa pagko-commute, talaga pong excited po tayong makinig ng salita ng Diyos. Alam ko po, may mga papasok din po ngayon sa trabaho. But then, ang gustong-gustong makita ng Panginoon sa atin, yung attitude na sobrang sala tayo sa spiritual na bagay at talagang umaasa tayo sa ating Panginoon para mabuhay ang ating spirito. Remember po, nung ma-born again po tayo, sabi raw, madalas po natin naririnig sa mga preaching po natin, tayo po inilikha sa tatlong bahagi. Meron po tayong katawan, meron po tayong kaluluwa, at meron po tayong spirito. It so happened po, itong katawan ay casing lang, lalagyan. Ang bumubuhay po dito sa katawan ay yung soul. Pero po, yung soul, ito po yung totoong tao. Yun po yung may seat of emotion. Yun talaga si Brother Marlon, yung soul, hindi yung katawan. But then again, meron pa tayong tinatawag na spirit. Noon pong tayo'y hiningahan ng Panginoon, nagkaroon po tayo ng spirit. Pero ito pong spirit natin is more than a spirit dahil ito pong spirito natin ang kumukonekta sa ating Panginoon. Kaya po natin na-absorb yung po mga spiritual things na tinuturo po ng ating mga kapatid sa DM Pad. And also, kapag tayo po ay nag-aaha, tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, yung spirito natin ang nag-absorb. Kaya po, yung soul natin, which is nandun yung attitude natin, yun po yung natatransform. Yun po yung nababago. Now, the more na nakikita ng Panginoon na sobrang sala tayo, pinapakita natin sa Kanya na Panginoon, gusto ko pong ma-receive. Kailangan ko pong ma-receive. Gaya ng isang, yung po nakikita natin na sobrang needy, namamalimos, talagang umaasa sa Panginoon. And good thing po, ngayon po, alam ko pong kayo po mga ka-DM Pad, first thing in the morning, hindi pwedeng hindi nyo papalagpasin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? So, that is number one. Being poor in the spirit is to abandon any inner thoughts of self-sufficiency. Kasi po talagang papasok yan. Minsan nga po, may mga under tayo na,
magdi-DM pa pa ako, eh parang ang dami ko na namang natututunan about the Bible. Parang kaya ko na naman itong matutunan without their help. Or possibly, pwede natin sabihin na, I think I'm good naman kasi wala naman akong kinakailangan eh. But then again, sabi, pinagpala ang may ganitong attitude. Kaya nawa po, let's continuously to be poor in the spirit. Number two po, sabi dyan, being poor in the spirit is a decision to look only to God to satisfy their greatest need. Ayan. Being poor in the spirit is more than attitude of humility. Okay. Kasi po, ano po sabi? Humility has to mean not think highly of themselves. But that fails to convey the full importance of the poor in spirit. Humility is the beginning of becoming poor in spirit. Yes, tama po yung tayo po ay nagpapakumbaba sa Panginoon. Pero po, nakikita po yun kung paano po natin tinatrato, paano po natin ito isinasapamuhay. Tingnan po natin yung Psalm chapter 63 verse 1. Ang sabi po ng salmista dyan, O God, you are my God. Early will I seek you. Parang ngayon po sa DM pad, maaga pa lang po. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there's no water. The reality po mga ka-DM pad, we cannot even take a breath without God's assistance. Yung paghinga nga lang po, yung pong the way we breathe, at sabi nga po ng isang talata, in Him we live and move and have our being. Yun pong sa pang-araw-araw po pala, being poor in the spirit is pinapakita po natin in the most practical manner. Sinasabi nung salmista, Panginoon, yun pong yung kaluluwa ko, uhaw na uhaw sa'yo. Yung katawan ko, ikaw ang hinahanap. So, it means po, we are incapable of doing as simple as breathing without God's help. Meaning po, sa pagdedesisyon sa mga bagay na ipapakita po natin sa Panginoon na if we are poor in spirit, sabi nga po dyan, it is a decision to look only to God to satisfy our greatest need or our great neediness. Ipinapakita po natin sa Panginoon sa araw-araw. At ito po ay nakikita ng ating mga kasamahan. Kumbaga, halimbawa po, magde-decide tayo. Pagka may mga time na tinatanong tayo, halimbawa sa family, palagay mo, ano yung kailangan natin mag-desisyon? Ganito, ganyan, ganyan. And then ikaw, hindi, maganda. Ipag-pray muna natin yan. Kasi alam natin na ang Diyos lang ang makakasagot. Ang Diyos lang ang magdadala sa atin sa tamang desisyon. Sa ganung paraan, ipinapakita po pala natin, yun po pala yung attitude na kailangan nating kunin. Kasi po ang sabi dyan, mapalad po kapag ka we take a decision na talaga pong umasa lang sa Diyos para po sa ating pagiging, sa pagiging needy po natin. Okay, number three po. Being poor in the spirit is to rely heavily on the guidance of the Holy Spirit. Of course, mga ka-DM pad, the most important, the most important person who can guide us dito po sa ating journey, sa ating spirito, ay yung banal na spirito. Sabi po sa Galatians chapter 5, verse 16 to 17, so I say, walk by the Spirit, sabi po ni Pablo, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit is what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Ang sabi po sa next verse, yung Galatians 5:25, if we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Yan po yun eh. Sa pagiging poor in the Spirit natin, lagi nating sinusundan ang gusto ng banal na Espiritu. Balikan po natin at John yung isang slide, yung Galatians 5:16 to 17.
Pag tiningnan niyo po dyan, kailangan po talaga natin ang guidance ng Holy Spirit. Bakit po? Yung gusto ng flesh kontra sa gusto ng Holy Spirit. At yung gusto naman po ng Holy Spirit ay kontra sa gusto, minsan sa gusto natin. Tayo po, marami po tayong mga agenda sa bawat araw eh. And minsan, planado na ang lahat. Pero kadalasan po, hindi po natin ito naipapag-pray or nasasabi natin, Holy Spirit, i-guide niyo po ako. The best thing, first thing in the morning, lalo na po ito, first day of the week, napaka-precious po kasi ng oras. Eh, ang sarap po na kapag pinapakita po natin na talagang we are poor in spirit, kapag umaasa po tayo sa Panginoon na i-guide po niya tayo sa lahat ng ating gagawin, lahat ng ating babalakin, the very first thing na dapat po natin gawin ay manalangin sa banal na Espiritu. Ipanalangin natin, Panginoon, of course, may awit niya po tayo eh, na banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Yun po yung ibig sabihin ng being poor in the Spirit, to heavily rely on God's guidance. Hindi po aksidente na ito po yung inuna ng ating Panginoon na maging attitude po natin. Kasi marami pa po itong beatitudes eh, yung tinatawag na beatitudes. Pero nag-start siya sa being poor in the Spirit para ipakita sa atin na kailangan makita muna sa atin na talagang kailangan natin ang Panginoon, ang kanyang paggabay sa buhay po natin. Now, titingnan naman po natin, kasi sabi po, blessed eh. Pag sinabing blessed, pinagpala ka, you are highly favored. Ano po ba yung blessings ng isang desperately God-dependent life? Ano po yung pagpapala? Nilagay ko po talaga yung desperately God-dependent life kasi po pinag-uusapan nga natin yung konteksto ng may hirap na talagang nakaasa ka lang sa Diyos. So nawa po, nakikita na po natin yung beauty of being poor in the Spirit sa harap ng Panginoon. Number one, tayo po mahilig tayo sa mga unlimited access. Ito po maganda, lalo na sa Wi-Fi. Blessed to have an unlimited access to the presence of the Almighty God. Gusto po ba natin na everyday nararanasan po natin, nararamdaman po natin ang pagsama, ang presensya ng ating Panginoon? Alam niyo po, may yung po mga unang believers, naririnig ko po sa mga dati pong uma-attend. Ang JL po kasi nag-start sa Arroyo High School. Sila po, nasa gate pa lang po ng Taft Avenue papunta po sa Arroyo High School. Damang-dama po nila yung presensya ng Panginoon. And sa mga first time po na nakaka-attend doon sa Arroyo, sabi nila, may kakaiba talaga, hindi nila ma-explain. And dahil po mga bago po silang mananampalataya, inaantay nila na mag-Sunday na uli kasi talagang kakaiba yung presensya ng Lord hanggang sa naka-attend po sila noon ng mga basic seminars. So meron po yung, of course, I believe nag-basic seminar po tayo. Doon nila nakita, doon nila na-discover yung quiet time. Nasa quiet time pala, that doesn't mean na halimbawa ang Panginoon, ang Diyos matatagpuan lamang, ang presensya ng Diyos matatagpuan lamang halimbawa sa Arroyo High School or sa church or sa isang lugar lang. Pero kapag meron po tayong daily communion with God, saan man tayo nandoon, nakakatagpo natin ang presensya ng Panginoon. That's why, kapag nakikita ng Diyos na talagang yung spirito natin, gusto nating mapuno, we are considered blessed. Pero po, biro po nyo, we are so blessed to have an unlimited access sa presensya ng Panginoon. In fact, sa Psalm chapter 84 verse 10, ang sabi po ng salmista dyan, dineclare niya, Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Mas pinagpala yung isang araw sa presensya mo, sa courts,
Kasi po sa kingdom, di po ba, meron dyan yung inner chamber, meron dyan yung courts. Sabi nga, kahit lang sa labas, okay na Lord. At ang sabi niya, I would rather be a doorkeeper, Lord. Kahit tagapukas lang ng pinto sa tahanan mo. Kaysa na nandun ako sa lugar kung saan nandun yung mga masasama. Yun po yung perspective ng isang poor in spirit. Gusto niya lagi na nakakaniig niya ang presensya ng Panginoon. Eh talaga naman pong kapag naramdaman naman po natin ang presensya ng Panginoon, ayaw na nating umalis. And that's the blessing of it. Number two po, blessed to experience God's supernatural power and glory. Ito po, maganda po ito. Kasi po yung ma-experience natin yung supernatural power and glory ng Panginoon. Ito po, naalala niyo po nung time na si Moses po ay nasa Mount Sinai, umakyat po siya sa bundok. And then, sobra pong pinakita ng Diyos ang kanya pong kaluwalhatian. Hindi lamang po yung kaluwalhatian ng Diyos. Nakita na po ni Moses kasi yung kapangyarihan ng Diyos. Kumbaga, kapag tayo po ay malapit sa Panginoon, even po, marirealize natin how glorious He is. Kapag tayo po ay umaawit ng mga awit, kanina nga lang po eh. Kapag kami meditate natin, yung song na inawit natin kanina, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. Biruin po inyo, yung habag ng Diyos ay hindi nagwawakas at laging bago sa bawat umaga. Sa Psalm 63 verse 2, ang sabi po ng psalmista dyan, I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Tayo po, gusto po nating nagbabiyahe, gusto po nating nag-road trip, pero ika nga po, mahalaga sa atin yung destinasyon. Kapag narating na po natin ang presensya ng Panginoon, ang Diyos gusto niya pong ipakita sa kanyang mga nilalang na siya ay makapangyarihan, na siya ay glorious. At kapag nakita po natin to, kaya nga po nasasabi natin, karapat dapat ang Diyos sa pagsamba natin kasi po siya ay makapangyarihan. Every time na kapag tayo sumasamba at medyo natitipid po natin yung ating pag-awit, yung ating pagsamba, eh tila po na may menos natin yun pong ating powerful and glorious God. Pero alam niyo po ba ang next step po after na makita natin yung mga glorious works ng ating Panginoon in the past? So pag sinabi pong supernatural, yung biruin po ninyo, ako po nagkaroon po ko ng sakikiramdaman na sabi nga nila imposibleng gumaling. But ako mismo, na-experience ko po yung supernatural power ng ating Panginoon. And I believe kayo rin po, and even right now po, may mga nakikita po akong prayer request po dito. And even po yung po mga kamag-anak po natin na may sakikiramdaman. I know and I believe that as we remain poor in the Spirit, we will experience God's supernatural power and glory. Naniniwala po ba kayo, the Empad family? Sige po, manalangin po tayo ngayon saglit. Mabilis lang po. Lord, andito po kami, O Diyos. Pinapakita po namin, Panginoon, na kailangan ka namin sa buhay namin. Gaya po ng isang mahirap. Ngunit po, ang pagiging salat namin na hindi po sa lahat sa salat sa anumang bagay dito sa mundo. Ngunit salat, O Diyos, sa inyo pong pagkilo, sa inyo pong paghipo, Panginoon. Salat po kami, O Diyos, dahil wala po kami, hindi po namin maibibigay ang spiritual nourishment na kinakailangan namin sa buhay namin. Kaya, Panginoon, po na inyo po kami. At ngayong oras na ito, O Diyos, alam namin that we will experience, Lord, your power and your glory, lalo na po sa mga ka-DM-pad po namin na may sakikiramdaman. Lord, we agree on their prayer, O God. Yung pong prayer, O Diyos, ni Sister Lita, Panginoon, kay Kuya Pete, na siya po ay may ubo, sipon ngayon. Lord God, we pray, O Lord, for your healing touch, O God. Ikaw po ang Diyos na nagpapagaling. Napasa po namin sa Biblia na
Grabe po, Panginoon, ang dami ng tao na gumaling because they believe in you. Lord, we believe, O God, that you can heal Brother Pete, that you can heal lahat po ng mga ka-DNPAD namin, even to their family members, O God, na may sakit karamdaman. Because Lord, you are our God. Ikaw po ang Diyos na aming sinasamba at pinaglilingkuran. You are the same God, yesterday, today, and forever. You are the same healing God, our Jehovah Rapha. We claim the healing, Panginoon, ni Brother Pete. We claim the healing, Panginoon, ng lahat ng aming mga ka-DNPAD family. In the name of Jesus, amen and amen. Let's claim, amen. Let's declare, amen, na habang tayo po'y nananatili sa attitude na nangangailangan, poor in spirit, may experience po natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. And lastly, number three, blessed to be an heir of the kingdom. Yan. I think ito na po yung ultimate na reward natin. Tayo po ay tagapagmana ng kingdom of God. Sabi po sa Romans 8 verse 16 to 17, the Spirit Himself, the Holy Spirit, siya po mismo, dahil po lagi po natin siyang nakita humihingi ng tulong sa banal na Espiritu. Kilalang kilala niya yung talagang mga taong nakaasa sa Kanya. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Biruin po ninyo, naging anak tayo. Of course, isa lang po ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga po sabi sa John 3:16, He gave His one and only Son. Pero naging anak tayo ng ating Panginoon dahil tinanggap natin ang regalo ng kaligtasan ng ating Panginoon. Now, if we are children, then we are heirs. Tagapagmana po, ang ganda. Heirs of God and co-heirs with Christ. Pero tingnan niyo po ito, yung next phrase. If indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. Ang Panginoon, hindi po alintana ang hirap. Dinanas po niya yung hirap physically para po maranasan po natin that we may also share in His glory. Kaya naman po, kung sakasakali pong paminsan dumadaan po tayo ng pagsubok, dumadaan po tayo ng mga testing sa buhay, mga hamon sa buhay, maybe ito po, yung mga ganitong pagkakataon, this is the perfect time na i-activate po yung beatitude. Ano yung beatitude number one? Being poor in the spirit. Nasa panahon na ako'y down na down, na nasa panahon na bombarded ako ng problema, yung spirito ko ay aasa, yung spirito ko ay hihingi lamang ng tulong sa Diyos na may kayang, na may solusyon para ako'y tulungan. Pero higit sa lahat po, ang nagbibigay ng pag-asa sa atin na mag-move forward knowing na yung paghihirap dito sa mundo Pero alam natin, one day, dahil po isinuko natin ang buhay natin sa ating Panginoon, and tayo po ay naglilingkod sa Kanya at araw-araw sumusunod sa Kanya, tayo po ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos. And lastly po, ang sabi nga po sa ating binasa, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Nawa po, ito pong beatitude number one, being poor in the spirit. Meaning, ang buhay na ito ay kulang, ay salat, kahit po, si David po, kahit nasa isang si Haring David ng Old Testament, kahit po siya ay nasa palasyo, pero lagi po niyang isinusulat sa kanyang mga awit, Lord, I am poor and needy. Pwede po pala yun no? Kahit minsan nasa yun na lahat ng bagay, pero nakikita ng mga tao na siya talaga kahit pinagpapala na siya ng Panginoon, wala siyang ibang desire kundi yung hanapin yung mga spiritual na bagay. Yung hanapin yung lalong mapalapit sa ating Panginoon. Yung makakapagpalakas sa ating spiritual na buhay. That is being poor in the spirit. And praise God, alam ko po natutuwa ang ating Panginoon dahil ngayon pong umaga, tayo pong lahat,
pinapakita natin sa ating Panginoon, sa bawat isa at sa ating pamilya, that we are truly poor in spirit. Knowing na nasa inyo po, para po sa atin, ang kingdom, ang kaharian ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Lord. At ngayon pong umaga, tayo po mananalangin. Salamat po, O Diyos. This is your first preaching, O God. Pinapakita po ninyo gaano po kahalaga ang aming spiritual na buhay higit sa lahat ng bagay, Panginoon. Blessed are the poor in spirit. Pinagpala ang lahat ng mga tao, lahat ng mga buhay na ang tanging mithiin, ang tanging dalangin ay mabusog ang kanilang spiritual na buhay. Ngayon pong oras na ito, O Diyos, patuloy po naming i-express at ipapadama sa inyo na kailangan ka namin, Panginoon. At salamat po dahil binigay niyo po ang banal na Espiritu sa amin nung ikaw po ay umakyat dyan sa kalangitan, Panginoon. Upang kami gabayan, upang kami ingatan, upang kami turuan, Panginoon, ng tamang landasin para makamit namin, Panginoon, ang tunay na kalusugan ng aming Espiritu. Salamat po, Panginoon. At ito po ang aming dalangin. Banal na Espiritu, kailangan kita. Kailangan kita manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw. Salamat po kami. At sa kabila po na ang mundo, marami pong tao sa mundo, karamihan po sa kanila walang panahon sa iyo. Maari pong sinasabi nila, lahat po ay nasa kanila na. Sila po ay mayaman, sila po, O Diyos, ay nakakaangat sa buhay. Ngunit nakakita ko, Panginoon, ng mga babae at lalaki dito po sa loob ng DM pad, pinapakita po ang kanilang higit na pangangailangan sa inyo. Higit na pangangailangan na mas lalo pong lumago in the Spirit, hindi lamang po sa mga bagay sa mundo. Salamat po, O Diyos. Dalangin ko po na matatili po kami sa ganitong posture, sa ganitong attitude sa bawat araw. Ang hanapin lagi ang inyo pong spiritual, ang inyo pong spiritual na pagpapala sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil lalo po kaming nalalapit sa inyo. Salamat po, Panginoon, dahil mas lalo ka naming nakikilala sa aming buhay sa pamamagitan po ng pagsunod sa inyo at lalo na po sa banal na Espiritu sa pag-aaral ng inyong banal na salita. Lord, dinadalangin din namin at itinataas, Panginoon, ang mga prayer items, Panginoon, si Sister Maricar de los Santos, Panginoon, at ang kanila pong mga anak. Lord, even po sa mga anak ng aming mga ka-DMPAD, this is the first day of school, Panginoon, at ang iba sa po sa kanila ay mag-face-to-face na. Lord, we pray na payapain niyo po sila by protecting, Lord, ang kanila pong mga anak. Na saan po sila magpunta, Panginoon, hindi niyo po sila papabayaan sa pangalan ni Jesus. That no virus, Lord, shall enter their bodies in Jesus' name.
Yes, Lord. As we know and we believe, Lord, that you are our strong tower. Wala pong anumang virus, Lord, ang makakatouch sa amin. Because we are protected, Panginoon, in your presence, in Jesus' name. At gaya nga po nung nasabi namin kanina, Panginoon, as we continuously being poor in the Spirit, we will experience your supernatural power and glory. And we are claiming it in Jesus' name. Dalangin ko po ang pagpapala sa buong DM Pod family, knowing, O God, na habang kami po, Panginoon, ay nag-aaral, habang kami po, O Diyos, ay nag-gather at nananalangin lagi, Lord, alam namin, Panginoon, we are receiving the greatest reward that the world are missing. Kaya po, nananalangin po kami na mas marami pa pong makakilala sa inyo. Mas marami pa pong makaranas ng dinaranas namin ng inyo pong pagmamahal. Kaya po, gamitin niyo rin po kami, Panginoon, para ibahagi ang inyong pag-ibig sa amin po, mga kamag-anak, sa amin po, mga kaibigan. And Lord, we know and we believe, O God, that you will be with us, that you will supply all our needs according to your riches and glory, and we are claiming the healing, Panginoon, ng kagalingan ng aming mga kapatid. We thank you, God. Ingatan niyo pong bawat isa sa buong linggo. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, with your presence and with your spirit. This we ask and pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. God bless po and your bad family. Ingat po lagi. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes. Praise God po sa unang katuruan ng Panginoong Jesus na ni-remind po sa atin, yung Beatitudes, yun po yung kauna-unahan na beses na nag-preach po ang Panginoon. And yung una po, di ba, always has significance. Yung first po, bakit yun yung binigyang importansya ng Panginoon? Bakit kaya yun yung inuna niya? Ibig sabihin po, yun yung pinaka-importante. Dahil ang pangangailangan ng tao ay hindi lang physical. Ang higit na pangangailangan po ng bawat isang tao sa mundo ay ang spiritual. Yung makilala natin ang Panginoong Jesus at maranasan po natin ang pagpapalang espiritual na pinagkaloob po niya through His Holy Spirit. So palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sino pong na-bless? Sino pong napagpala ngayong umaga? Sumigaw ng Amen! 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 Praise God. Thank you, Lord. We are so blessed. We'll always be poor and needy. Para nga pong ano, we can never have enough of God. Naranasan po natin siya, we always ask for more. Amen? Ganun po yung ano, poor in spirit. At sabi po ng Panginoon, blessed. Tuwang-tuwa ang Diyos kapag ka po ganun po tayo sa Kanya. We are always in need of Him. Salamat po, Panginoon. Bago po tayo mag-close, mananalangin po tayo sa atin pong closing prayer. Kung meron pa po kayong mga prayer request, i-type nyo lang po as we let God know sa atin po closing prayer that we are in need. Great need. We have in need of Him. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, let's just close our eyes. Let's just bow our heads and let's continue to pray. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga. Tinuruan niyo po kaming umasa lamang sa inyo, Panginoon. Truly, Lord, apart from you, we are nothing. Apart from you, we cannot do anything, Lord. Hayaan niyo po naman natiling ganito ang puso po namin sa inyong harapan. Walang pagmamalaki. Wala po, Panginoon, na kakayanan na gumawa ng kahit anong bagay kung wala po kayo sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. Salamat din po, Panginoon, sa inyo pong katuruan ngayong umaga na nagpala sa amin na nawa po, manatili po ito sa aming mga puso. Hindi po ito mawala sa aming mga buhay kung paano niyo po pinahalagahan, Panginoon, ang inyo pong unang katuruan, Panginoon. Ganun din po namin pahalagahan, O Diyos, itong mga salita na inyo pong binigay sa amin ngayong umaga. Lord, dalangin po namin sa bawat isa, Panginoon, Lord, yung prayer request po. O God, ni
Yes, Lord, yung prayer request po ni Sister Millie, Panginoon, na spiritual healing sa kanya pong buong pamilya, apat, and spiritual family. We're claiming it, Lord. Let your Holy Spirit dwell in them. Allow them all na maranasan po kayo so that healing will take place in their spiritual lives, Panginoon. And Lord, we also pray po sa bawat isa, Panginoon. Lord, lahat po na nangangailangan ng miracles, lahat po na nangangailangan ng inyo pong embrace, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Those who are in need of you, maranasan po nila kayo, Panginoon. Even lahat po ng makakapanood ng video na ito, Panginoon, sa panonood pa lamang po nila, maranasan na po nila kayo, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, salamat po, O God. We cannot thank you enough for today, for you have been so good. We bless you, Lord. We love you. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, si Brother Marlon na nagbahagi ng inyong salita at ang bawat isa na nakinig. At Lord, nagpala, Panginoon, sa inyong pangalan ngayong umagang ito. We thank you, Lord. We love you and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all. Amen. Amen. God bless you, Lord. Joanne, Brother. Thank you, Brother Marlon, Sister Joanne. God bless everyone. Love you all. Thank you. Amen. Amen. God bless you. God is so good. Ingat po. See you again tomorrow, mga Kadian Pod family. Ingat po lagi. Bye po. God bless us all po. Amen. God bless. God bless po.